sa mga lods, sa video ito ay pupunta tayo sa isang farm na nag-aalaga ng mga bulate. Oh, mga lods, tama ang narinig nyo, mga bulate. Hindi lang ito pangkaraniwang mga bulate dahil pwede kang kumita ng malaki sa pag-aalaga lang dito. Ang tawag nga pala dito ay ANC o African Nightcrawler. Kung bago ka pa lang sa channel ko at nagustuhan mo ang video ito ay click mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko pa. Nandito tayo ngayon sa may Wilcon Depot, dito sa may Pila, Laguna, at mula dito ay bibiyahe tayo papunta sa Karen's Farm na matatagpuan sa Barangay Daniu, Liliu, Laguna. Bibiyahe lang tayo mga 10 to 15 minutes. Let's go! Dito tayo ngayon sa Karen's Farm dito sa Barangay Daniu, Liliu, Laguna. Ito nga pala si Kuya Joshua at siya ang caretaker at nagbabantay dito. Tanungin muna natin siya, mga lods. Kuya Joshua, ano ba ang pinagkaiba ng normal na bulate at itong alaga nyo na ANC o African Nightcrawler? Kung titignan nyo ang katawan ng normal na bulate ay bilog ang buong katawan na ito. ANC o African Nightcrawler naman ay hindi round o bilog ang buong katawan. O nga pala mga lods, share ko lang. Ayon nga pala ay Wikipedia, ang ANC o African Nightcrawler ay isang bulate na native sa West Africa at dinala lang dito sa Pilipinas upang gawing vermicompost. Ang vermicompost nga pala, sana all ligtas! Ang vermicompost nga pala ay proseso kung saan ang mga kitchen waste, mga dumi ng hayop tulad ng baka at kabayo o mga bagay na nabubulok tulad ng mga dahon at damo ay ginagawang compost o organic fertilizer sa pamamagitan ng vermi o bulate. Ang mga materyales na kinain ng mga bulate at kanilang naging dumi ay tinatawag naman na vermicompost. Ang vermiculture naman ay ang pag-aalaga o pagpaparami ng mga bulate. Ito nga pala ang kadalasang tinatanong ng mga tao. Magkano po ba ang isang kilo ng African Nightcrawler o ANC? Ang presyo po ng ANC ay dumedepende po sa lugar. Iba po kasi ang presyo sa ibang lugar. Ang presyo po ng ANC ay dumedepende sa dami ng iyong bibilhin. Kung marami naman po ang bibilhin ay mas mura ang presyo. Ang presyo po dito sa Karen's Farm ay 400 per kilo. Kung marami naman o bultuhan, pwede namang i-adjust pababa ang presyo. Sir, ito pa ang isang tanong. Ano ba ang mga benefits gamit ang vermicomposting? Unang-una po ay mas mataas ang makukuhang nutrisyon sa vermicompost kaysa sa iba pang organic fertilizer na kailangan ng mga pananim. Wala itong chemical. Mataas po ang kanyang nitrogen, potassium at phosphorus. Hindi rin ito nagdudulot ng pollution dahil ito ay purong organic. Nakakatulong ito upang makataba ang mga lupang taniman. Nakakatulong din ito para makapagbigay ng trabaho at pwedeng gawing negosyo at pagkakitaan. Di mo kailangan ng malaking space para gumawa na ito. Yung iba kasi gumagamit lang ng mga timba at drum. Nakakabawa sa mga basura tulad ng mga kitchen waste na ipapakain sa mga bulate. Sabi nga po nila ay don't panic, it's organic. Two joints parang mafia. Di ako nag-switch to joints hanggang doomsday.
Pag ito po ang ginamit natin sa ating mga pananim, ay makakasiguro po tayo na ligtas ang ating aaninin at kakainin. Kuya, pwede mo bang ituro sa amin kung paano ang paraan nyo sa paggawa ng vermicomposting? Napakasimple lang nitong ginawa namin. Bumili lang kami sa Shopee ng Gina Cloth na may sukat na 1 by 20 yard, halagang 450 to 500. Tapos inilatag lang namin sa lupa at nagtuso kami ng kawayan sa mga tabi nito at tinali ang tela. Ang tawag po dito ay vermibed. Naglagay kami sa isang vermibed ng mga dumi ng hayop tulad ng baka, kabayo, kalabaw o kambing. Nabubulok na dahon ng puno, katawan ng puno ng saging na tinadtad, giniikan o dayami, at mga kitchen waste, at CRH or carbonized rice hull, at iba pang mga organic na materyales. O nga pala, haluin muna namin lahat ng materyales bago ilagay. Pagkatapos ay didiligan ito at tatakpan ng plastic upang uminit at magsimulang mabulok. Dapat ay hindi bumabaha ng tubig ang vermibed. Tapos ay mag-aantay lang ng 2 linggo o 15 days bago ilagay ang mga bulate sa ibabaw. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga bulate ay araw-araw nang papakainin ng mga kitchen waste, dumi ng hayop, katawan ng puno, ng saging na chinap-chap, dayami o mga pinagwalisang dahon sa bakuran. After 45 days ay pwede nang anihin ang vermicompost o yung mga dumi ng bulate. Ihiwalay namin yung ibang mga bulate at gagawa ulit ng bagong vermibed. Paulit-ulit lang ginagawa namin hanggang sa umabot na pala ng 10 piraso ang aming vermibed. Yung vermigas nga pala ay ibebenta namin ng 5 pesos per kilo. Pero kung bulto naman, ang kukunin ay maaari itong maibenta sa halagang 450 per sako. At tumitimbang ng 25 kilo. Ang laki po ng discount kapag bulto na ang kukunin. Katunayan nga po ay may kumuha sa amin ng mahigit 1 tonelada na kilo ng vermigas. Yung iba ay ginagamit nila sa pananim, ang iba naman ay nire-repack at binebenta. Mga Lods, malaki nga pala ang pwede mong kitain sa pag-aalaga lang ng mga bulate. Dahil maliit lang ang kailangan na puhunan dito at halos libre pa yung mga materyales, at makikita mo lang ito sa mga palengke, bahay, bakuran, at yung iba sa gilid-gilid lang na kalsada tulad yung dumi ng mga kabayo, kambing, baka, kalabaw, rabbit, yun, pwede daw yun. Tamang-tamang vermicast ngayon dahil maraming tao ang gumagamit na lang organic farming dahil sobrang dami na doon ng mga nagiging sakit ngayon dahil sa mga chemical na ginagamit sa mga pagkain o sa mga pagtatanim tulad ng mga fertilizer. Itong vermicast ay sabi nga ni Kuya, don't panic, it's organic. What? Bro, what are you talking about, man? Makakasiguro tayo na malinis at saka hindi nakakalason yung mga gagamitin natin na organic pag ito yung kinuha natin, yung vermicomposting. Safe na safe talaga yung mga pagkain natin dito. Walang mga halong chemical. Mga Lods, sa ganitong vermibed na 1 yard by 20 yard, kaya daw ditong humarvest ng mahigit 200 pataas na vermicompost o yung dumi ng mga bulate. Depende lang sa mga gagamitin na materyales kung ganong karami yung ilalagay na pagkain.